Hindi ko pa nakikita ang isang nakakatakot na lalaking tulad nito. Nasusugatan lamang ng bala at naglabas pa ng nakakahiyang laruan. Sino ang mag-aakalang siya ay isang libreng fallman na naglalayong maayos sa taas na 40 meter? Kilala rin siya bilang David Celestial Dragon. Tumidiretso ang bala sa isang kalaban, kaya tinawag siyang Pahay. Pagkalipas ng 3 taon, nagretiro na si Haige. Nang dumaan ang reporter na si Jin Jia, ay napakakakayahang umangkop. Gayunpaman, paano magiging sikim sa kagandahan si Haige? Nakabaligtaran, mayroong isang lalaking nakikita mula sa malayo. Yan si Aiwei ang kasama niya. Pagkatapos ng isang aksyon sa dagat, kaagad na kinailangan na magligtas. Ang alkalde ng Magiatan ay namumuno sa seremonya ng pagbubukas, sinasabing may mga mamamatay tao na nais kumilos ng tahimik. Kung may pulang scarf, siya ay isang terorista. Pagkalipas ng 1 segundo, tumunog ang mga putok ng baril. Ngayon lamang naiintindihan iyon ni Haige lahat dahil inayos ni Sangbiao ang katulong na si Huazi na maging isang Tagaloob. Sa kabutihang palad, nagsasanay si Haige ng martial arts. Siya ay may napakabilis na katawan, sa pamamagitan ng gubat sa isang iglap lamang ng isang mata ay hindi nakita. Habol ng mga tauhan ni Sangbiao, ngunit ang mga taong walang kamangmangan. Ngunit sa hindi inaasahan, ngayon ay nawala si Jin Jia. Tumakbo din sa bilog ng kamatayan mismo nang makita si Haige na nag-ihaw ng karne, labis na nagugutom si Jin Jia. Nais niyang magtago ngunit natatakot sa mga ahas. Sabay nito, ang punong tanggapan ng hukbo ni Magiatan, ang Sangbiao ay naglilipat ng maraming ginto. Ayaw niyang bawasan ang edad ng pera. Ang mga pagbabahagi ay ang lahat ng pera ng nag-iisang babaeng hukbo ng Amerika. Nang matapos na magbihis si Chiho, handang pumatay ng mga tao. Tapos simulan paandarin ang drone, mabilis niyang natuklasan ang kinaroroonan ni Haige at Jin Jia. Ngunit minaliit nila ang lakas ng pakikibaka ng Haige. At mahirap makatakas. Si Haige ay nanlamig muli dahil sa isang pinsala. Napakainit ng katawan mo, nilalagnat ka. Pinipigilan ni Jin Jia ang kanyang takot. Bilang karagdagan, natuklasan din niya ang mahahalagang ebidensya na saktan si Haige. Gayunpaman, ang kaluluwa ni Jin Jia ay hindi nagkakalat, ay napapaligiran ulit sa paligid ng bahay na kahoy. Hindi siya isang mamamatay tao. Mayroon akong patunay dito. Upang linlangin ang baril sa pag-target, nag-isip ng paraan si Haige. Talagang nakulong si Chiho. Matapos ang pagbaril, na-target din siya ng Haige sa isang kamay. Pagkatapos ay putok ng putok, patay na si Chiho. Si Chiho ay patay na, ngunit si Sangbayan ay hindi malungkot sa puso. Kaya tinanong niya ang kanyang katulong na si Huazi na hanapin ang Aiwei. Kasalukuyang lakas lamang ng Aiwei ang makakapatay kay Haige. Iyak na tutuperin ko ang aking pangako sa aking mga nakatataas. Sa taong iyon ang buong katawan ay malubhang nasugatan. Si Sangbayan ang nagbigay sa kanya ng pera para sa paggagamot. Ngunit ang isa ay tahimik na nagmamasid, iniisip ni Huazi na alam niya ang lokasyon. Sampint ng maglaon, nag-set up ng bitag si Aiwei. Nagpapanggap siyang tatanggapin ang misyon, ngunit talagang hinarap si Haige ng matagal na ang nakalipas. Gaano katagal ang kapatiran? Kung ako, gagawin ko ang pareho. Ngunit hindi inaasahan, umalis lang si Haige, isang pagsabog ang tumunog mula sa likuran. Si Wei ay patay na. Nang makita ang mamatay na mabuting kapatid, nabaliw si Haige. Ginamit niya ulit ang oras sa 1 linggo. Pinindot niya ang lahat ng mga target, daan-daang metro ang layo. Nang tama ang oras, ang dalawa ay nagsimulang kumilos ng tahimik, si Jin Jia ang namamahala sa pagsubaybay sa sitwasyon ng kaaway. Gumagamit si Haige ng mga bow at arrow. 1 lalaki, 2 lalaki, 3 lalaki, pumunta si Haige sa silong. Nakilala ang isang nakakatakot na eksena. Mabilis pa rin Haige. Kapag nakaharap sa Haige, kailangang magsabi ng totoo si Sangbayan. Binigyan ako ng mga Amerikano ng $5 milyong dahil sa mata ko siya sa pera, kaya't naglalaro siya ng masasamang trick. Ibinenta mo ang iyong bansa, binaril si Sangbayan hanggang sa mamatay. Anong nangyari? Sa pagtingin sa mga pulang marka ng bala sa lupa, naiintindihan ni Haige ito ay isang bala na ginamit ng Aiwei. Hindi pa siya patay. Tama naman, sinasamantala mo ba ako? Ang daya talaga, di ba? Ang nasabing tao tulad ng Aiwei Pakay lang sa malayo maaaring pumatay ng isang tao. Sa kritikal na sandali, sumugod si Jin Jia, matagumpay na ginulo ang plano ni Aiwei. Taanong batayan si Haige ay naging isang bayani at siya ay hindi nagpapakilala. Ang mga tao ay maaaring gumawa ng anumang bagay para sa pera. Nasabi ang mga salitang ito. Isang Wei ang naglabas ng kutsilyo at nais na labanan sa huling pagkakataon. Umawa si Haige kapag gumagamit siya ng kutsilyo, hindi siya mukhang bihasa. Ang pelikulang Strike Back ay isang pelikula na idinidirekta ni Zhao Wenzuo. Mabangis na mga eksena sa pakikipaglaban, tumpak, labis na nakakaakit, ipakita din sa mga manonood ang sigasig dito. Ang bodyguard ni Zhao Wenzuo ay sobrang husay pa rin.